Walang duda, tayong mga Pinoy ay mahilig mag-alaga ng mga hayop. Saan ka man lumingon ngayon, maraming mga tao na ang bitbit ay ang kanilang mga alaga kung saan-saan. Ikaw, isa ka rin ba sa kanila na mahilig mag-alaga ng hayop? Hindi nga ba't napakasaya makipaglaro kay Tagpi at kay Muning? Hindi nga ba't nakakatanggal ito ng pagod at stress? Halika, samahan mo akong galugarin at tuklasin ang makulay at mayaman nating panitikan. At huwag kang mag-alala dahil sasamahan din kitang hasain ang iyong kakayahang komunikatibo. Ihanda mo na ang iyong ballpen, module at papel. Mabuhay, wikang Filipino, sulong Pilipinas! Ginoong Alvin Sipo, ang iyong teacher chinito na gagabay sa iyong pagkatuto sa Filipino. Salamin ng pagkatao, kwento ng buhay sa mundo, panitikan, tsak iibigin mo, panitikan, tsak iibigin mo. Narito ang ilang mga salita na may kaugnayan sa pabula. Ang iyong tanging gagawin ay isulat lamang sa inyong mga papel ang check kung sa tingin mo ang mga salita ay may kaugnayan sa pabula. Isulat naman ang X kung sa tingin mo naman ay walang kaugnayan sa pabula ang mga salita. Kwento. Ang sagot ay check. Ang pabula ay isa ring kwento. Bugtong. Ang sagot ay X. Ang bugtong ay isang palaisipan na nangangailangan ng sagot. Ito ay walang kaugnayan sa pabula. Ang mga tauhan ay hayop. Kung ang sagot mo ay check, tama ka. Ang gumaganap na tauhan sa mga pabula ay mga hayop. Ito ang kinaibahan ng pabula sa ibang kwento. Kapupulutan ito ng aral. Ang sagot ay check. Layunin ng bawat pabula na makapagbigay ng magandang aral sa buhay. Hango sa Biblia. Ang sagot, X. Ang kwento na hango sa Biblia ay tinatawag nating parabola at hindi pabula. Ang pabula ay isang uri ng panitikan na ang mga tauhan na gumaganap sa kwento ay hayop. Ito rin ay kwento na kapupulutan ng magandang aral. May alam ka bang pabula? Marami, di ba? Sino ba ang hindi nakakakilala kay Pagong at kay Matsing? Ang kwento ni Kuneho at ni Pagong. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang pabulang si Langgam at si Tipaklong. Ilan lamang ito sa maraming pabula dito sa ating bansa na humubog ng ating pagkatao. Kaya sa araw na ito, tayo'y muling babalik sa mundo ng pabula. Sa pagkakataong ito, subukin natin ang iyong kakayahan. Tignan natin kung kaya mong hulaan ang mga sumusunod. Buuin mo ang mga salita para makuha ang tamang sagot. Halimbawa, anong uri ng kwento na ang mga pangunahing tauhan ay hayop? Ang sagot ay pabula. Handa ka na ba? Simulan na natin! Ang puwang ay tumutukoy sa panahon, lugar o puok kung saan naganap ang pangyayari sa kwento. Ang sagot sa unang bilang ay tagpuan. Ang tagpuan ay isang mahalagang elemento ng pabula. Hindi lamang puok o lugar kung saan nangyari ang kwento ang tinutukoy sa tagpuan, kung hindi pati ang panahon kung kailan nangyari ang kwento. Ito ay may magandang ugali o asal na mapupulot mula sa kwento. Ang sagot ay aral. Ang magandang aral sa pabula ay isa rin sa mahalagang elemento. Dito nahuhubog ang mabuting pagkatao ng isang mambabasa o tagapakinig ng kwento. Tumutukoy ito sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pabula. Ang sagot, banghay. Ang banghay ay magandang pagkakasunod-sunod at maayos na pagkakalahad ng kwento. Kailangan maayos
na mailahad ang kwento upang maunawaan ng mga tagapakinig o ng mga mambabasa ang mensaheng hatid ng kwento. Ito ang tawag sa mga nagsisipagganap sa kwento. Ang sagot dito sa ika-apat na bilang ay tauhan. Tandaan, pag sinabi nating pabula, ang mga tauhan sa kwento ay mga hayo. Ngayon naman, may paparinig akong isang pabula sa'yo. Subalit, bago mo pakinggan ang kwento, may paalala muna ako. May mga salita sa loob ng kwento na malalim ang kahulugan. Kaya alamin muna natin ang mga kasing kahulugan nito upang mas madali mong maunawaan ang daloy ng kwento. Maaliwalas ang panahon ngayon. Hindi tulad kahapon, malakas ang ulan. A. Maganda. B. Makulay. Ang kasing kahulugan ng maaliwalas ay titik A. Maganda. Base sa pagkakagamit sa pangungusap. Halos hindi mahila ng kalabaw ang paragos na puno ng ani ng palay. A. Tila isang kalesa na pasan ng kalabaw upang hilahin. B. Tila isang kariton na tinutulak ng kalabaw. Ang kasing kahulugan ng paragos ay A. Tila isang kalesa na nilalagyan ng mga ani ng palay na hinihila ng kalabaw. Karaniwang itong makikita sa oras ng anihan bilang transportasyon ng mga naaning palay. Nagagalak si tatay dahil marami kaming ani ngayon. A. Nalulungkot. B. Natutuwa. Ang kasing kahulugan ng nagagalak ay titik B. Natutuwa. Maraming dayami ang naipon ni Tatay Kong para sa kanyang mga alagang kambing at baka. A. Pinaggapasan ng palay na damo. B. Damo na tumutubo sa likod ng bahay. Ang kasing kahulugan ng dayami ay titik A. Ang dayami ang tawag sa natirang parte ng palay kapag naalis na ang butil nito mula sa kanyang mga tangkay. Bago ko iparinig ang isang pabula, narito ang ilang mga gabay na dapat mong tandaan habang nakikinig. Una, makinig ng mabuti sa kwento. Ikalawa, isulat ang mahalagang detalye o impormasyon sa iyong papel. Pangatlo, intindihin o unawaing mabuti ang pinakikinggang kwento. Isa ka bang masunuring bata? Bilang isang estudyante o bilang isang anak, alam mo ba ang iyong responsibilidad? Sa panahon natin ngayon, na ang buong mundo kasama ang ating bansa ay nakararanas ng pandemya. Ni sa hinagap, hindi natin akalain na mangyayari. Ano ba ang iyong responsibilidad sa panahon na ito? Samahan mo ako at pakinggan ang kwento ni Bertong Kalabaw at ni Wena Maya sa pabulang Ang Mabigat na Responsibilidad ni Bertong Kalabaw. Pagtilaok ng manok, tinungo na ni Bertong Kalabaw at ng kanyang amo ang malawak na bukirin na kanilang tatamnan. Ganado si Bertong Kalabaw sa pag-aararo sa bukirin nang dumating ang kanyang kaibigang si Wena Maya. Magandang araw, kaibigan kong Bertong Kalabaw! Wika ni Wena Maya. Magandang araw rin sa'yo, Wena Maya. Maganda yata ang araw mo ngayon. Sagot ni Bertong Kalabaw. Oo, kaibigan. Ang sarap lumipad. Ang ganda ng panahon. Ang aliwalas. Sagot ni Wena Maya. Parati ka na lang sub-sub sa trabaho. Hindi ka na nagkakaroon ng pagkakataon na maglibang. Hinahihirapan ka ng amo mo. Hindi mo na ako gayahin. Nagsasaya habang maganda ang panahon. At malakas pa ang aking katawan. Sambit pa ni Wena Maya. Hindi naman sa ganon, kaibigan. Sadyang sinasamantala lang namin ang magandang panahon para makapagtanim agad. Ang paliwanag ni Bertong Kalabaw. Sa araw-araw, ganito parati ang eksena sa bukirin ng amo ni Bertong Kalabaw. Bugbog siya sa trabaho, mula sa pag-aararo ng palayan hanggang sa pagsapit ng anihan. Patuloy na nagtatrabaho si Bertong Kalabaw
na tila walang kapaguran. Isang linggo na lang at aanihin na ng amo ni Bertong Kalabaw ang kanilang tanim na palay, kaya naghahanda na siya. Mapapasabak na naman siya sa mabigat na trabaho. Maghahakot siyang muli ng mga naanim nilang palay gamit ang paragos na kanyang papasanin. Kaibigan, magandang umaga! Bati ni Wena Maya. Oh, ikaw pala kaibigang Wena. Sa susunod na linggo, aanihin na namin ang aming tanim. Masayang tugon ni Bertong Kalabaw. Paano yan, kaibigan? Kawawa ka na naman. Hinanaaw ang amo mo sa'yo. Mula pag-aararo hanggang anihan, ikaw ang gumagawa. Tingnan mo ang iyong balat, masyadong bilad sa araw. Tingnan mo ang iyong katawan, halatang batak na batak sa trabaho. Hindi mo na naaalagaan. Naka-smid na sagot ni Wena Maya na naaawa sa kanyang kaibigan. Halika, magsaya ka muna at samahan ako. Dagdag pa nito, bagamat gusto ko aking kaibigan, hindi naman maaari. Kailangan ako ng aking amo. Saka na lang tayo magsaya pagkatapos na lang ng anihan. Malungkot na sambit ni Bertong Kalabaw. Parati na lang ganyan, sagot ni Wena Maya na tila naiinis sa kanyang kaibigan. Kaya lumipad na lang ito papalayo. Bumalik ka na lang kaibigan sa susunod na linggo! Pahamol na sigaw ni Bertong Kalabaw kay Wena Maya. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik si Wena Maya sa kanyang kaibigan. Tanaw ni Wena Maya ang maraming ani nila Bertong Kalabaw. Wena Maya! Halika rito! Sigaw ni Bertong Kalabaw. Lumapit si Wena Maya sa kanyang kaibigan. Oh, natapos ng anihan. Siguro naman, pwede ka nang magsaya at maglibang. Tanong ni Wena Maya. Oo, aking kaibigan. Sagot ni Bertong Kalabaw. Habang nag-uusap ang magkaibigan, hindi na malaya ng dalawa ang pagdating ng tatay ni Bertong Kalabaw sa kanilang kinaroroonan. Alam mo anak, ako'y nagagalak na ikaw ay responsable. Nang dahil sa paghihirap mo, maraming tao ang hindi magugutom. Maganda ang ani, kaya mas maraming mapapakain. Tignan mo ang pamilya ni Namang Maning Kambing. Masaya sila. Marami kasing pinagkapasang palay. Marami silang makakain sa panahong ito. Ang pamilya ni Kumparing Ping Baka ay marami rin umbak na dayami ngayon. Tignan mo ang mga ibon. Masayang nagliliparan. Marami silang makakain na butil ng palay na nahunog nang tayo ay nagkapas. Masaya ako dahil marami ang ani natin. Marami rin tayong imbak na dayami na makakain para sa ating pamilya. Wika ng ama ni Bertong Kalabaw. Narinig ni Wena Maya ang mga namutawi sa ama ni Bertong Kalabaw. Diba't napakasaya na marami kang natutulungan, anak? Dagdag pa ng ama ni Bertong Kalabaw. Ibinagmamalaki kita. Nakangiting dagdag ng ama ni Bertong Kalabaw. Ngayon lang nalaman ni Wena Maya ang mga sakripisyo ng kanyang kaibigan. Mas inuna ni Bertong Kalabaw ang kanyang pamilya at kapwa. Isinantabi niya muna ang magsaya at maglibang para sa kanyang responsibilidad. Ako'y humihingi ng paumanhin sa'yo, aking kaibigan, dahil sa aking inasal. Ako'y nagpapasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami magiging sagana sa pagkain. Sambit ni Wena Maya. Wala iyon, Wena Maya. Tara, maglaro tayo. Masayang yaya ni Bertong Kalabaw. Ngayon, natapos natin pakinggan ang kwento. Naalala mo ba ang mahalagang impormasyon o detalye sa pabula? Ating alamin kung gaano mo naintindihan ang kwento. Unawaing mabuti ang tanong sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong papel. Unang tanong. Sino ang dalawang pangunahing tauhan sa pabula? A. Si Bertong Kalabaw at ang ama nito. B. Si Bertong Kalabaw at si Wena Maya. C. Si Napeng Baka
at mangmaning kambing. D. Sina Wena Maya at ang ama nito. Ikalawang bilang. Ano ang sinabi ni Bertong Kalabaw kung bakit di siya pwedeng maglibang at magsaya muna? A. Ako'y mag-iipon muna para may makain pag sumama ang panahon. B. Ako'y susunod na lamang mamayang maglibang. C. Maglalaro ako mamaya pagkatapos kong mag-araro. D. Sinasamantala namin ang magandang panahon para makapagtanim na agad. Ikatlong bilang. Bakit nagagalak ang ama ni Bertong Kalabaw sa kanya? A. Dahil naging responsable ang anak. B. Dahil masaya ang ama ni Bertong Kalabaw sa dami ng ani. C. Dahil maraming kaibigan si Bertong Kalabaw. D. Dahil maraming tanim sa bukid. Ikaapat na tanong. Ano ang hindi makikitang pag-uugali na ipinamalas ni Bertong Kalabaw sa kwento? A. Matampuhin. B. Mabait. C. Maunawain. D. Responsable. Ikalimang bilang. Ano ang naging wakas ng kwento? A. Humanga ang ama ni Bertong Kalabaw sa kanya. B. Humingi ng paumanhin si Wena Maya. C. Nagtanim ng palay muli si Bertong Kalabaw. D. Nakipaglaro sa iba si Wena Maya. Ating alamin ang mga tamang sagot. Ang sagot sa unang bilang ay titik B. Ang mga pangunahing tauhan ay sina Bertong Kalabaw at Wena Maya. Sa ikalawang bilang ay titik D ang tamang sagot. Hindi muna naglibang at nagsaya si Bertong Kalabaw dahil sinasamantala muna niya ang magandang panahon upang sila ay magtanim na agad. Ikatlo, ang sagot ay titik A. Nagagalak ang ama ni Bertong Kalabaw dahil sa pagiging responsable nito. Ikaapat na bilang, titik A ang sagot. Sa kwento, maraming pag-uugali ang dapat tularan kay Bertong Kalabaw. Masasabi nating si Bertong Kalabaw ay isang mabait, maunawain, masunurin, at higit sa lahat ay responsable. Walang pag-uugaling matampuhin si Bertong Kalabaw. Dahil kailanman ay hindi nagtampo si Bertong Kalabaw kay Wena Maya nang di niya ito maintindihan. At sa panglimang bilang, B ang sagot. Humingi ng tawad si Wena Maya nang nalaman nito ang dahilan kung bakit hindi nakakasama si Bertong Kalabaw sa pagsasaya at paglilibang. Sa kabuuan ng kwento, marami tayong mapupulot na aral na siyang magiging gabay natin sa ating buhay. Ito ay isa sa mga natatanging katangian ng pabula. Ang imulat tayo sa magandang aral ng buhay na dapat nating tularan. Pagiging responsable ang isang magandang katangian na dapat taglayin ng isang tulad mo sa panahon ng pandemya. Bilang isang anak, estudyante at mamamayan, sana'y gampanan mo ang iyong tungkulin tulad ng ginawa ni Bertong Kalabaw. Sa araling ito, nalinang mo rin ang iyong kakayahang maitala ang mga mahalagang impormasyon sa pabula o kwento. Kaya naman, madali mong masasagutan ang mga tanong tungkol sa napakinggan mong pabula o kwento. Narito ang maiksing pagsusulit sa kabuuan ng aralin. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo upang sagutin ang mga katanungan. Ano? Handa ka na ba? Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Unang tanong. Anong uri ng kwento na ang mga pangunahing tauhan ay hayop at ito rin ay kapupulutan ng mga aral? A. Pabula. B. Parabola. C. Alamat. D. Tula. Ikalawang tanong. Ito ay elemento ng pabula na tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari at maayos na pagkakalahad ng kwento. A. Tauhan. B. Tagpuan. C.
pag-aral. D. Banghay. Ikatlong tanong. Ano ang pag-uugaling ipinakita ni Wena Maya sa kanyang paghingi ng paumanhin kay Bertong Calabaw? A. Mapagkumbaba. B. Mabait. C. Masipag. D. Masayahin. Ikaapat na tanong. Sa kabuuan ng kwento, ano ang mapupulot na aral? A. Pagiging masunurin. B. Pagiging responsable. C. Pagiging mapagkumbaba. D. Pagiging masipag. Ikalimang tanong. Anong elemento ng pabula ang tumutukoy sa panahon kung kailan naganap ang kwento? A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Aral. D. Banghay. Ang sagot sa unang tanong ay A. Sa ikalawa naman ay D. At sa ikatlong tanong ay A. Sa ikaapat na bilang, B. At sa panglima ay B. Marami ka bang nakuha? Kung marami, magaling! Para naman sa inyong takdang aralin. Yan ang kabuuan ng aralin sa araw na ito. Sa muli nating pagkikita, may bago tayong araling tatalakayin na muling pagyayamanin ang iyong kaalaman at huhubugin ang iyong pagkatao. Tandaan, ang edukasyon ang pundasyon mo sa mas matatagbong kinabukasan. Samahan mo ako muli sa susunod sa ganito pa ring oras. Ginoong Alvin Sipo, ang inyong teacher chinito na gagabay sa inyong pagkatuto sa Filipino. Mabuhay! Wikang Filipino, sulong Pilipinas!